milyong bisita at turista na naman ang inaasahang makikisa sa Sinulog Festival sa Cebu. Ano nga bang pinagmulan nito? Makakasama natin live via Zoom ang historian na si Professor Xiao Chua. Good morning, Prof! Morning. Welcome back! Good morning, Prof! Hindi umabot dito, matraffic. Pero di bale, kasama ka pa rin namin. Po sa inyo, makasaysayang umaga po mga kapatid. At parang last week lang yata, nandyan ako. Oh, tama yan. Tama. Suki! Pero sa Sinulog naman tayo, tapos na ang translasyon. Ano naman ang masasabi niyo ang pinakamahalagang kahulugan ng Sinulog para sa ating mga Pilipino? Well, magpapasintabi ako sa mga taga Cebu na historiador, no? Alam kong busy kayo, so ako na lang munang magpapaliwanag. Ang Sinulog po ay isang dance na alay po sa Santo Niño. Okay. Ang kinokommemorate po nito yung pagkahanap ng Santo Niño na supposedly binigay ni Ferdinand Magellan kay Raja Humabon. At ito ay natagpuan noong after 40 years, around 40 years, dumating naman si Miguel Lopez de Legazpi, no? At ito kasing Santo Niño na ito ay naging parang ang Niño Jesus ay naging parang patron, tinanggap ng mga Pilipino, ng mga Cebuano, at naging patron laban sa mga pagpananalakay ng mga kalaban nilang mga Moro sa Visayas, no? So ang nangyari o doon eh parang kaya nga yung ati-atihan, mga coastal towns halos yung mga may Santo Niño devotion at marami sa kanila tulad ng ati-atihan ng Dinagyang no, sa Iloilo naman at sa Kalibo yung ati-atihan ay nagkaroon ng dance festival pero dahil meron ng Sinulog ang dance festival na Sinulog around 1979 lang ito 1980 na ginawang established na festival pero yung Sinulog mismo na sayaw mula sa salitang sulog, alon, paggalaw ng tubig, no, ay pinaniniwalaan ng marami na isang worship dance no nung unang panahon pa ng mga ninuno natin. Pero apparently sa bagong research na nalaman natin, war dance din ito. At ito nga ay war dance na ikinakabit sa Moro-Moro o dun sa noon kasi may labanan noon ng Muslim at saka yung mga Bisaya. Dahil nire-raid ng mga Moros noon yung mga coastal towns ng Visayas. So yan po ang nakikita natin ngayon. Amalgamation, naging masaya na, festive itong Sinulog. Okay. Prof, kanina nga, nabanggit mo na kanina yung ibig sabihin ng sinulog o sulog. Ano? Pero nabanggit mo rin yung ati-atihan, yung dinagyang. Ano ba yung mga pinakapangunahing pagkakaiba nito doon sa sinulog? Well, basically, yung ati-atihan, malaki yung kanyang focus doon sa mga ati o ita na tumanggap sa Kristyanismo no, doon sa Aklan, no, sa Kalibo. Kaya pag tinignan mo, pag ati-atihan, dance din siya. Actually, siya yung nauna sa mga festival na ito. Nagpapakulay sila ng itim. Mm-hmm. Walang racism doon, walang racism. In fact, yun ay pagiging pagpupugay sa mga ninuno natin no yung sinulog of course mas ang nangyari kasi sa sinulog dati kasi yung mga matatanda ang nagsasayaw niyan sa simbahan hanggang ngayon naman nakikita niyo sila diyan pero naging parang malaking competition siya no sa Cebu City and also sa Cebu province kaya naging at saka kumbaga naghalo na yung religious at saka yung tinatawag natin na yung commercial na festival, kumbaga. Ayun, tinitingnan natin yung mga, at ito, yung iba-ibang mga pictures, mga images, yung mga dinedescribe ni Prof, nakita nga natin. Kaya pala, meron mga mukhang nakakatakot, no? Di ba, yes. Justin, hindi natin akalain na parang meron ding parang war na element. Ito, oo, element. Hindi ko alam yun eh. Oo. Sino pa sa atin ang nakapunta na sa Sinulog? Hindi pa. Ako pumunta pala. Ayan! Ako, kailangan mag-ready si Maui. Yes, kaya excited ako kasi it's gonna be my first time to experience it ng dyan talaga sa harap ko. So, very exciting po. Ang masasabi ko is talagang palaki ng palaki kasi nung 90s pa ako nagpunta doon. At saka yung nakita natin dito, ilan-ilan lang yan, ang sarap na sa mata nung kulay. Imagine mo na parang nagwa-wave yan. Yes. Yes. Next naman, ang dami din talagang pumupunta. By the millions nga. Sabi nga kanina ni Sir Nimrod, inaasahan nila million talaga ang pupunta. Dadayo sa Cebu ngayong weekend.
Pero Professor Shaw, ano, tanungin na rin natin, bakit ba ganong kalakas o yung, paano ba, yung affinity o yung connection ng mga Pinoy sa imahe ng Santo Niño? Well, una sa lahat, ano, dahil tandaan natin na, una sa lahat, by the way, yung sinulog, bago ko sagutin yan, yung sinulog din kasi, it also reminds Filipinos na meron tayong maritime culture. Mm. Kasi alon ng sinasayaw, tapos makita mo sa sinulog festival, meron din dyang fluvial parade, no, na ginagawa din sa ibang mga santo sa iba-ibang bayan sa Pilipinas. Kasi tayo nga ay maritime culture, tayo ay kultura ng paglalayag. Yan ang commonality natin bilang isang bansa, from Luzon, Visayas, Mindanao. Ang Santo Niño naman, makikita natin, bata kasi siya eh. Parang tanda na, sa mga Katoliko, ito yung batang tagapagligtas, ito yung ipapako sa krus. No, na, pero pag tinignan mo, sa Cebu at sa ibang lugar, bata ito eh. No, in fact, sa Spain, yung origin ng Santo Niño, ng Atocha, ito ay ano, no, nagpakain dun sa mga bihag ng mga Muslim sa ano, sa Espanya nung sinakop sila ng mga Muslim na sa for 700 years. Kaya parang ito yung nangangalaga, tapos bata, tapos ang cute-cute niya. Pero aside from the cuteness, it also underscores our beliefs that the Lord Jesus Christ actually became man and can understand man. No? Kaya parang yung pagkabata ni Jesus na makikita natin dito para maintindihan natin at maramdaman natin na si Jesus ay katulad din natin at naiintindihan niya tayo at nakipagkapwa siya sa atin. Pero bukod naman sa cute na Santo Niño, ang cute-cute din naman talaga ni Professor Shaw na talagang pinaunlakan tayo ngayong umaga. Thank you very much muli. Maraming salamat, Professor Shaw Chua. Thank you, Prof. Ito po, dire-diretso lang ang happiness. Salamat po. Nagpapasalamat ako kasi milestone sa akin itong interview na to dahil 40th year ko. 40th birthday ko ngayon. So, happy birthday! San tayo, Pro? Cebu ba? Sa Cebu? Wala po. Ano na, simple lang. Thank you, Prof. Ingat po dyan. Mga kapatid, Chiki Roa Puno po. Simula ng inyong araw na puno ng impormasyong kapaki-pakinabang. Sama na sa isang makabuluhang umaga. Tumutok at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.